Hello guys, napapansin ko lang yung Alin. Parang hindi familiar yung mukha sa akin eh. Kanina pa siya salita ng salita, tapos nagbisya dyan kanina. Palagay ko medyo meron siguro yan dahil sa depression. Ayan no, salita po siya ng salita. Lapitan ko kaya. Try ko nga pong lapitan. Sana hindi magalit. Hello ate. Pag-asan ka? Malolos, ba't napunta ka rito? Ha? Lunes? Tapos? Sige, salamat. Kumain na ako. Uuwi ka niyan ngayon. Mamaya. Parang gutom na gutom ka. Parang gutom na gutom ka, no? Ano, naglakad ka lang? Napakalayo naman. Maglalakad ka rin pagbalik doon? Wala, ang layo naman. Bakit? Wala kang pamasahe? Eh, ba't lalakarin mo lang? Oo. Oh. Kilala mo ba yon? May mga anak ka, ate. Ay, salita po siya ng salita eh. Meron pa naman yun nasa plastic mo, tanggalin mo pa. Sayang. Simutin mo yan. Magkano bili mo dyan? Hindi na siya sumasagot. Yan, nilinis pa po niya yung pinggan no, bago niya isa uli. Para naman pong matino. Pinulit pa po niya yung basura, inilagay sa basurahan. Pero yung plastic, nilagay niya sa kanyang mga balutan. Pinggan mo ba yan, ate? Ah, pinupunasan mo pa talaga, no? Oh, malinis na. Okay na. Ayun po yung mga dala niya sa ilalim. Konting damit. Inaayos po niya yung salansan ng kanyang mga baong gamit.
dito po sa waiting shed sa may school po namin. Oh, doon na naman po siya nag-base ng kanyang short. Kaya kung sino po yung nakakakilala dito, baka po hindi alam nung pamilya na siya nandito po sa may Kawayan, Bulacan, sa may school po. Sabi niya, taga Malolos daw po siya. Hindi ko po alam kung taga doon nga po siya. Nilakad lang daw niya po yun mula rito. Kawawa naman yung ali. Mahirap po talaga sa tao yung nadidepress. Pag-isip ka po ng isip, tapos hindi ka kakain. Ganyan po talaga yung kay hinatnan mo. Ako po dati dumaan din sa ganyan, depression. Pero hindi ko po pinapabayaan yung pagkain. Nilalabanan ako pong mabuti. Tsaka po, pinaubaya ko po sa taas yung lahat ng mga problema kong nararanasan. Awa naman po ng Diyos sa yun. Nakasurvive pa rin. Pero napakarami ko pong problemang dinaanan. Basta huwag ka lang pong bibitaw talaga kay Lord. Malalampasan mo po lahat ng problema. Ayan, nagliligpit na po siya. Siguro po aalis na po siya. Alis ka na, ate? Ayaw po niya sumagot. Ililigpit po siya ng kanyang mga dala. O ate, ito dadalhin mo? Uwi ka na sa Malolos? May pamasahe ka? Hintay mo ako, bigyan kita biskuit, ate, gusto mo? Biskuit? Wait lang ha. Yan, kahit po konti yung paninda ko. Bigyan ko po siya ng baon para hindi po magutom. Ate, oh, para hindi ka magutom. Oh. Saan punta mo niyan? Saan? Palengke ng Bulacan. Bakit? Magtitinda ka ron? Bulacan? Sabi mo Malolos. Ah. Meron kang bahay. May bahay ka? Sa palengke lang?
Wala ka na higaan pag nilagay mo dyan yan. Wala ka na tulugan. Dalin mo na yan. Diba? Pagpunta mo do, wala ka uupan. Pag gusto mo mahiga, wala kang mahihigan. Alis ka na, ate. Ate, may pera ka dyan. Bigyan kita 50 pesos. Ha? Yan, nabawasan pa yung benta ko. Oh, ingat ka ate ha. Sino? Si Daddy Balbueda kasi Rome ano sa sibatuwa. Oo, sige. Ingat ate. Bye-bye. Ay, salamat. Thank you.